EN Surfer ID para pwede manalo ng 1,000 diamonds. 1,000 diamonds ang ating pinapamigay ngayon. Share nyo na rin yung live stream sa pamilya nyo, sa mga kaibigan nyo, sa lahat ng ka-ML nyo. Kasi minsan lang tayo makakuha ng dalawang assassin sa magkabilang side. Ito na ano ba totoo? Oo, at saka kanina nung ano, parang ready, gigil na gigil din yung mga junglers natin. Talaga nag-speed yung mga heroes nila. Joystick na joystick. Joystick na joystick. Yan yung mga pang-warm up hero eh. Nakikita nga natin yung mga mabibilis yung kamay, di ba? Ang pang-warm up funny. Oo. Lahat mo, lahat ng jungler, no? Kaya hindi naman magpapani, magpapani sa ano, sa checkpoint. Para ma-stretch lahat ng mga daliri. Requirement na ata kasi yun. Kapag jungler ka sa MPL, kailangan marunong ka mag-funny at sa point eh. Kung baga, kahit hindi ka magaling, basta marunong ka. Kasi ano eh, magandang kit. Alam mo, parang may dagdag arsenal sa hero pool ng mga players. And ang pinagandaan kasi ngayon is pwede mo, ano talaga, pwede ka manggulat, pwede ka manlason. Lalo if, let's say, medyo wala masyadong crowd control sa mga laban mo, there is definitely a chance to pick up the funny. Okay, so ito medyo matagal naman muna to na labanan. Kamusta ba yung ano, Arlof tsaka ba? Kawawa yung Arlof. Ay, naku, ito na. Video si King Kong biglang nagbagay ng talent. Kasi talent na floor, kinami pa yung retribution para maka first blood kay Sanford. Yeah. Sakto pa yung cooldown ng retry. May retry ulit para sa turtle. Yeah. I mean, lugi na talaga sa matchup si Sanford. And ang medyo malungkot sa composition ng Kong ngayon is, again, currently wala kang sagot if ever man mag-rotate si King Kong sa mga side lanes. And a big rotation as well. No! Coming in from Echo, linatuhan nyo pa yung taas. Grabe naman yung XP lane advantage na binigay ng Onyx sa kanilang XP leader. Oo, parang later on, expect na natin na si HM na ulit yung magpo-front. Parang pabalik na ulit siya sa kanyang initial na playstyle as compared to the Joy kanina game number one. Sisi. Yun, wala naman. Sisi. Pares kasi cute, magkaiba na ako rin okay, po. Pares ang cute. At yung Super Prince is correct. Yung cute, minsan papapaisip ka eh. Pag malakas ka ba, hindi ka nag-ano. Pag yun, no, kung maklasik skin lang si Idol, may magandang skin yan ngayon eh. Twisted something. Minsan kasi yung mga players, lalo yung mga grass fama dyan, gusto nila yung basic skin. Parang mas ramdam nila yung mga hero. Oh, tsaka yung iba parang meron niya, ano eh, yung skin na yung parang mabigat gumalaw. Merong ibang gano'n. Pero panigurado, yung bagong fix sana skin. Oh, so Tomsi, kaya naman makakapatay dito si Super Prince sa may palagitna habang si Escalera ay itatry na i-zone out. Pero Super Prince wala na patay. So magandang combination at sagot ng mga sa aggression na pinakita ng Oni kanina from Echo. Wala kang gisingan. Pero ito na nakalamit ka lang ng isang basis. Umuwi ka na. Pagkatama nung muli na second skill ng Ruby. Tapos biglang Oni. Oh, Jim! Masakit kasi talaga yung damage doon. Pero kita naman natin. Nag-echo ng welcome para makapag- secure sana ng kill para mapabalik na tiyaka ng Echo dito. Sanford pa yung ulit pero King Kong kasi secure ng pabong. Habang si Chem, pipilitan ang umalis pero magkakapatay na yun naman. Sanji, another kill para sa kanya. Makakataas naman ang muna ng Oneg after securing that first turtle of the game. Pero mukhang makakuha ng kills ang Echo. Tapatan naman dito sa baba. Natano versus Roger. Sino ba ang lamang sa lane? I mean, lamang in hindsight ng Roger. Ang kinagandaan lang dito is yung ginagawa ni Benny QT instead of contesting the lane. Talagang pinupush out niya. And ang ganda rin yung kanyang first item, no? Yung leg plates. Para lang pabawasan ng sagat yung damage output na nilalagay ni Kenra doon sa laning stage. Damage River King Kong, kinising si Sanji, kinalabit lang niya. Sabi niya, niya pre, dito na. Siguro ano, pinaforce din nila dito na walang passing yung nana. Sabi niya kasi, gising na, anong oras na rin kasi. Ano, oras na rin kasi, parang Onyx time ang gustong makita ng Onyx dito. Especially, going back to our story here, no, na parang nung first night na nagkita sila, hindi sila nanalo eh. So parang medyo, ito na lang yung parang last hurdle for a clean run. Yeah. At kita natin ngayon na ano lang more. Ito yung ano naman, kapag more on assassins yung heroes, no? Parang may pattern na jungle mo na ulit. Oo, kalmahan. Oo, tapos magugulat ka na lang, biglang may tunog ng Tali, tapos biglang may tunog ng Nolan. Sinabi ba yung tunog ng Nolan? Yung... Lalo pag ano ka, yung mid laner ka, talagang ano yung... I promise, totoo yan. Oo, pag mid laner ka guys, tapos yung pro mo, wala rin sa magkabilang push. Parang ito yung pinaka nakakatakot na pangiramdam sa buong buhay mo. Kasi hindi mo lapsan galing. Mapanoonan pa pa funny. Pag may mage ka, kasi yung promo dumadaan sa side lane, parang ang trabaho mo lang, manahimik ka sa story mo. Oh, yun yung kinagandahan na meron passive. Yun yung edge ng Nana versus sa Vexana dito sa game natin. Kumbaga parang si Vexana, hindi niya pwedeng ipatoy yung first kill niya sa minions kung hindi niya nakikita kung nasaan ang assassin. Wala nang isigan ko, boy. Oo, hindi na nakatakot. Ano kasi, pero buhay pa rin. Naiyatin pa kayo mga kaligid. Dito mga
Kamunti ka na pero nakakuha pa rin naman ng isa. Echo takes down Escalera. Dirty Digo na hindi po ata sisimula ng pareso ng ulan. Hindi ko magandang gusto yung ultimate ni Escalera. Unfortunately for Carl Tizzi, nakapag-touch siya sa wall. So hindi siya naabot ng Igo. Pareho sila nag-retry by the way. So hindi na nga magkapit ang side. Itong turtle take na to. But ang kailangan hindi na Onyx nag-scale up si Benny Cutie. O magpa-purple pa nga ata dito si Carl Tizzi bago bumalik sa kanyang turtle. At may purple din naman si Fanny. Kaya talagang, as you said, midnight delay yan lang ang galawan dito sa turtle na to. Parang i-expect mo, no? Pag may dalawang atake, pag mabilis yung pace yung game. Pero may nakikita natin parang, bakit pala na pagbulang yung TV jungler? Kasi hintayan na, okay guys, purple, okay may purple lang. Wala ko ba? Yung jungler, ang top shot. Teka, purple. Pasilip nga. Ay! Nagamit ni Sanford ng ang final slash niya, trying to take down King Kong. Pero Escalera, Escalera iaatid dito sa mga players ng Onyx. Karang mga kundi, King Escalera, pero mabalikan nito ng welcome. Boom! Nakukuha pa dito yung pagkong. Saan po pumasok na rin? Dito si King Kong. Escalera is at bubble kill para dito sa ating laban. Onyx right now, feeling this mid-lane tournament si Sanchi. Kailangan na mag-back. Grabe, kanya-kanyang kamoobs. Si Escalero, hinatid sa bootcamp si ano, si JP, sabi niya, pretalo ko sa amin. Tapos si, ano, si Jim, umi-style. Biglang may, ito. Yun yung flaker kain eh. Medyo no counter yan eh. Wala na kasing wind up yung ulti. Balik na lang ginawa niya eh. Kain muna, flaker. Alam yung dinilibre sa bahay? Kumbaga, express delivery. Kung may saber delivery, yung may kasamang flaker, agara. Para siyang nababato sa'yo. Para siyang yung mommy dinosaur. Bibigyan niya ng pagkain ng mga anak niya. Yung iluluwa. Ganun pala yun. Ganun pala? Hindi, ibon yun eh. Pero parang dinosaur gamit niya eh. Mami dinosaur. Pwede mami dinosaur. Mami dinosaur. Kailan kaya tayo magkakaroon ng shark na hero? Para naman may daddy shark na rin tayo. Oo nga, no? Oo nga. Wala nga tayong shark na hero. Wait, si daddy shark mo nasa na kaya yun? Si daddy shark. Daddy shark. Na-shoutout pa nga ng Clippers. Mga Clippers did before. Shoutout sa mga Clippers natin tsaka mga nasa mga streamers. Oo, yung mga streamers natin dyan from all over the world. Sigurado nag-i-enjoy sila dito dahil close game na naman ang ating nakikita. Escalera! Clipper yung flow shot para dito kay Escalera! Pala grabe, hinatid kasama pa ng isa Lexpert. Ito na welcome. Ginamit na rin. Talaga hindi makakaalis kapag patong ng mga skills yun. Ito yung mga verb. Tinura ay tinain, tinura, tinapagan, hinila, sinapunutan, at hindi na pinagising pa. Alam mo yung ano, ang daming verb, ginawa nung mga Onyx doon. Talagang, alam mo yung pag tinamahan ka ng isang skill ng Onyx, pwede mo pabahan yung cellphone mo. Oh, yun ang gusto ko, yung assassin battle. Yung mga palitan ng mga skills. Yung mga tipong, yung damage talaga kailangan nakita na niya, yung parang nakita niya yung future. Hindi ko mananahin. Nasa naman ang Echo doon sa taas pero binigay na nga ang sprinted push ni King Kong doon sa baba. 1K contained para sa Sonic at napaka-close pa rin ang ating laro. This is the first door of the game 10 minutes in. Gumugrupo-grupo na rin. Echo, may guwara niya si Bill doon. Oo, makaiba yung pwesto nila Escalera. Pag yan nasa buhan na. May guwara niya si Bill. Ayan na! 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 Ayan na!
akin. Pero yun, low HP, pero si Chico ngayon ay papasakta rin. Rupture ang papasakan, pero mukha na lang siya. At ngayon, tumuloy pa rin si Sanford. Jim, looking for the play, pero magbaback off na. Pabakupunan. 1 for 1 trade, Kendra dito para sa Onyx at nakuha na Echo. At si JP naman na nakuha na Onyx. Grabe, niligtas ni JP yung Echo doon. Isang seconds kill lang. Napigilan niya, na-delay niya yung flight. Si King Kong hindi nila naabot si Carl Easy and even though Escalera almost saved Kendra right there. Yung like and pass na nagamit na hindi na siya nakatakbo mula kay Sanford. Alam mo, pagka regular na ting real player ka, nakihamon ni Kikin, auto pindog na eh. Pero ibahin mo si Escalera, ibahin mo ang magigero, ang magician. May nakita pa siya ibang angulo. Pinili niya talaga yung jungle ng Echo. Tapos a good play, pati na Ken, yung save ni JP, yung second skill in the middle of the team fight. Kinakasal niya lahat. Stop the fight! Oh, stop the fight! And I just have to say, no, si Escalera, nung unang beses yung lumipat sa room, ang rumors around him was crack lang ang alam niya. At ngayon, binibigyan na siya ng titulo na mahigero dahil sa dami ng ginagawa niya. 10 unit here. I think this is the 11th. Yung tigre sa FM Nautics ticket. Oh, at saka yung mga positioning niya, no? At isa sa mga, aside from kayo ni Kiros, yun din yung positioning niya. Yeah, oo. Oh, actually, yung mga angles. Yung mga angles. Grabe itong Onyx. Sa magician, pero kailangan matisha. Kailangan na nilang ingatan yung second skill ng ano, second skill ng Natan. Actually, hindi yung kumigil ni King Kong kanina. Na-cancel yung alipad niya. Kapunta sa Nolan. Yeah, and now King Kong in the mid lane. Card DC finds him. Pero kaya na ka kay Kendra. O, para nilingkat yung si Kendra. Oo, okay. So, nagamit na DJ Kong. Ay! Sinalubong dito ng implosion. Pero may bitawan pakakatakas dito si JP. Nagamit na ulit yung mga skills ng ating mga players. Grabe ang bakbakan. Pag-assassin yung mga junglers. At kahit grabe ang bakbakan, 10 kills pa lang ang ating nakikita. 600 pa lang ang gold lead ng Onyx. Ayaw magbigayan. Sanford, napaganda yung angulo niya. Sakit nung ano, sakit nung ligat mo si Kendra. Meron siyang ano dito, endless battle, tsaka beauty. So sakit-sakit yung damage. Yung kagad niyang ramdam mo sa buto. Grabe naman yun. Yung kagad I want you to the boats. Saan yung galing? Hirip siya ba yung nakatara ko kung tama yung nilis ko hindi. Nakalimutan mo na rin. Pero kayo! Oh! Na mga layong hila para makapag-flicker out. Dito si Gemma. So nagamit ng ilang mga spells habang si Sanford. Eto, nakita ko na si Kendra. Philippines. Grabe, sobrang linis.